May karanasan po ako na magpahanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung totoo bang nangyari sa akin o dala lang ng kahibangan ko noon. Kundi lang may mga tao akong nakasama sa karanasan kong yon, ay iisipin ko talaga na panaginip lang ang lahat o gawa lang ng sarili kong imahinasyon. Tawagin niyo po akong Paul kung naniniwala kayo na hindi lang babae ang nagiging martir. Opo, tama po kayo. Hindi ko naman kinakahiya na minsan sa buhay ko ay naging sobrang martir ako dahil na rin sa pagmamahal ko sa isang babae. Itago na lang po natin siya sa pangalang Christine. Taga Maynila po talaga sila. Lumipat sila sa katabing bahay ng lolo ko dahil nasunugan daw. Sa unang pagkikita pa lang ay na-inlove na talaga ako kay Christine. Mula noon, lagi ko na siyang inaabangan at sinasabayan. Graduating siya ng high school noon, habang ako naman ay huminto muna sa pag-aaral para makatulong sa lolo ko sa bukid na sinasaka niya. Hindi niya yun pag-aari. Dalawa na lang kaming magkasama sa buhay ng lolo ko, kaya pinili ko na lang na tumulong sa kanya. Isa pa, mahina ang ulo ko sa klase, kaya wala talaga akong interes na ipagpatuloy ang pag-aaral ko dati. Alam ni Christine na gustong gusto ko siya, kaya nung nagkaroon siya ng mabigat na problema ay ako ang nilapitan niya. Buntis daw siya, pero ayaw panagutan ng boyfriend niya. Hindi ko alam na may boyfriend na pala siya nun. Nagulat ako, at mas nagulat ako nung makiusap siya sa akin na panagutan ko daw ang dinadala niya, dahil baka raw mapatay siya ng papa niya kapag nalamang buntis siya at ayaw panagutan ng nobyo. Desperado na siya noon, kaya kahit hindi ako sigurado sa naging desisyon ko ay pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Si Lolo man ay wala ring nagawa sa naging pasya ko. Doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko na may kasamang kababalaghan. Una ay nabugbog ako ng papa ni Christine dahil sa ginawa ko raw sa anak niya. Pangalawa, kailangan naming sa kanila tumira para mabantayan daw nila ang kilos ko. Sa paraan ng pagtrato nila sa akin ay ramdam na ramdam ko na ayaw nila sa akin. Hindi lang dahil sa inaakala nilang ako ang nakadisgrasya sa anak nila, kundi dahil mahirap lang ako at hindi nag-aaral. Narinig kong sinabi nila kay Christine, magpapabuntis din lang daw eh sa tulad ko pang isang kahig isang tuka. Walang pangarap sa buhay. Dahil sa sama ng loob ko ay nagpunta ako sa kakahuyan. Doon ako umiyak ng umiyak. Ayoko kasing makita ako ni Lolo na umiiyak. Matanda na siya para dagdagan ko pa ang problemang binigay ko sa kanya nang akuin ko ang dinadala ni Christine. Maya-maya ay natigilan ako nung makarinig ako ng pagsutsot. Nagpalinga-linga ako. Hinanap ko ang pinanggagalingan nun. Malakas yung sutsot na yon, kaya sigurado akong nandoon lang yon. Hinawi ko pa yung mga halaman sa paligid ko kasi naisip ko baka nagtatago, pero wala naman akong nakita. Mas lalong nakakatakot yung ganon. Yun bang nararamdaman mo na may nanonood sa'yo, pero wala kang kaide-ideya kung nasaan ba siya o ano ba yung nakatingin sa'yo? Nakaramdam ako ng takot nang hindi ko nga makita yung sumusutsot sa akin, kaya umalis na ako roon. Ganoon ang palaging nangyayari. Sa tuwing gusto kong ilabas ang sama ng loob ko sa pamilya ni Christine at kay Christine mismo na hindi na rin maganda ang pakikitungo sa akin, ay doon ako nagpupunta sa kakahuyan. Kapag natapos na akong umiyak ay tsaka ako babalik sa bahay nila para maging utusan ulit at buntunan ng init ng ulo nila. Hanggang isang araw, nagulat ako nung habang umiiyak ako ay may dalawang matanda ang lumapit sa akin. Sa tingin ko, mag-asawa sila. Sabi nila, huwag ko raw iyakan ng mga taong yon. Nagulat ako kasi alam na nila agad kung bakit ako umiiyak. Isa pang kinagulat ko,
ay kung sino sila. Doon na ako isinilang sa probinsyang yon. Doon lumaki. Kaya kilala ko na lahat ng mga residente ron. Pero ang dalawang matandang nasa harapan ko ay noon ko lang talaga nakita. Tulad ng inaakala ko ay mag-asawa nga sila. Tawagin ko na lang daw silang inang at itang. May binigay silang kulay puti na supot sa akin. Sinilip ko yung laman. Parang bubble gum. Sabi ni inang, kapag nalulungkot ako, ay kainin ko lang daw yon. Makakatulog ako at mananaginip ng maganda. Tatanungin ko pa sana sila tungkol doon. Pero bigla ko nang narinig ang boses ni Lolo. Kaya umalis na ako. Sabi ni Lolo, nasa bahay daw si Christine. Hinahanap ako. Nagmamadali naman akong umuwi. Kaya pala ako hinahanap ay wala silang mautusan na mag-igib. Palihim niya akong kinurot sa tagiliran nung malingat si Lolo. Naiinis kasi siya at tinatanong ako kung saan daw ba ako nagsusuot. Bigla na lang akong nawawala. Sinabi ko na lang na mga ngahoy sana ako. Apat na magkakapatid sina Christine. Tatlong babae. Siya yung bunso sa babae at isang lalaki na pinakabunso sa kanilang lahat. Elementary pa lang yon. Dati naman nilang nagagawa lahat ang mga gawain nila sa bahay. Pero mula nung tumira ako sa kanila, ay sa akin na nila pinagawa lahat. Ultimo paghuhugas ng mga pinagkainan nila. Hindi ako nagreklamo dahil mahal ko si Christine. Nung nakahiga na ako sa lapag ng papag ni Christine, naalala ko yung maliit na puting supot sa bulsa ko. Tinanong ko yung sarili ko kung totoo kaya yung sinabi ng matandang si Inang na kapag kinain ko yon ay makakatulog ako at mananaginip ng maganda. Para masagot ang tanong ko ay sinubukan kong ngumuya ng isa. Ilang minuto pa nga lang ang nakalipas ay nakaramdam na ako ng antok. Kasunod nun ay bigla na lang akong napunta sa lugar na noon ko lang nakita. Ang ganda ng mga halaman at ang linis ng paligid. Parang wala maski alikabok. Alam kong nananaginip lang ako. At isang saglit lang yon. Pero nagising na lang ako sa hambalos ng walis-tambo na hawak ng mama ni Christine. Bakit daw tanghali na ay nakahilata pa ako? Takang-taka ako kasi alam ko na kakatulog ko pa lang. Ganoon kabilis agad ang lumipas na oras. Kinapa ko yung supot na puti sa bulsa ko. Nandoon pa rin yon at bawas na nga ng isa. Sunod na punta ko sa kakahuyan ay hindi para umiyak kundi para abangan sana sina inang at itang. Gusto ko ulit silang makita at sabihin na totoo nga ang sinabi nila. Kaya lang marami akong gustong itanong kung paano nga ba nangyari yon. Pero lumipas na ang oras na hindi naman sila nagpakita sa akin. Naghintay pa ako saglit, kaso wala talaga. Biglang nagdilim ang langit. Naalala ko yung sinampay ko. Siguradong magagalit yung mama ni Christine kapag naabutan yon ng ulan. Kaya nagmamadali na akong umuwi. Nung sumunod na araw ay sumama na naman ang loob ko kay Christine. Papano'y nakita kong nakikipag-usap pa rin siya dun sa boyfriend niya na hindi nga siya nakayang panindigan. Selos na selos ako nun. Kaya sa unang pagkakataon ay nakapagsalita ako ng hindi maganda sa kanya. Tapos sinampal niya ako. Kaya ayon, natagpuan ko na naman ang sarili ko sa kakahuyan. Doon na naman ako umiyak. Hindi ko na inaasahan na magpapakita ulit sa akin sina inang at itang. Nagulat na lang ako nung bigla silang lumitaw sa harapan ko. Sabi ni inang, huwag na raw akong umiyak. Kung gusto ko raw ay sumama na lang ako sa kanila. Doon wala akong mararamdamang sakit ng loob. Tinanong ko kung saan ba yung kanila. Saan ba sila nakatira? Si itang ang sumagot. Malayo raw doon. Pero narating ko na. Napaisip ako. Kasi wala pa naman akong malayong lugar na nararating.
Paano ko mapupuntahan yung sa kanila? Nawala yung atensyon ko sa mag-asawang matanda nung tawagin ako ni Celso, yung nakababatang kapatid na lalaki ni Christine. Nagpapasama sa akin na manguha ng bayabas. Pagtingin ko ulit sa dalawang matanda ay nawala na naman ang mga ito. Tinanong ko si Celso kung nakita ba niya yung dalawang matanda na kausap ko. Oo raw. Nung nilingon ko raw siya ay pumasok daw ang mga ito sa puno. Napakamot ako ng ulo. Akala ko kasi ay seryoso si Celso sa pagsagot sa tanong ko. Sabi ko hindi ako nagbibiro. Pero hindi rin daw siya nagbibiro. Nakita raw niyang pumasok ang dalawa sa punong nasa likuran ko. Napatingin ako dun sa puno. Kinabahan ako at napaatras. Tapos niyaya ko na si Celso na umalis na. Umuwi na kami dahil baka hinahanap na kami sa bahay. Habang nagpapaantok ako nung gabi, naisip ko yung dalawang matanda. Baka engkanto ang mga yon. Kinuha ko yung puting supot na binigay nila sa akin. Baka yung lugar sa panaginip ko ang tinutukoy nila na lugar nilang napuntahan ko na. Nagpasya ako na hindi na ako tatambay sa kakahuyan. Natatakot kasi ako. Baka isang araw ay isama na talaga nila ako. Dahil hindi na nga ako bumalik sa kakahuyan para maglabas ng sama ng loob, ay hindi ko na inaasahan na makikita ko pa ulit ang dalawang matanda. Pero nagkamali ako. Dahil isang buwan bago ang kabuwana ni Christine ay nagpakita ulit sa akin ang dalawa. Nakita ko silang nakatayo sa tabi ng poso na iniigiban ko. Aatras sana ako, pero paglingon ko ay nasa likuran ko na agad yung matandang lalaki. Sabi niya hindi ko sila mapagtataguan dahil tinanggap ko raw ang binigay nila sa akin at kinain ko pa. Ay kailangan kong mag-alay ng kapalit sa kanila. Bigla akong naguluhan kung anong sinasabi nilang kapalit. Nangako ako na ibabalik ko na yung binigay nila sa akin dahil isa pa lang naman ang nabawas ko. Tumawa silang pareho ng nakakatakot. Hindi ko na raw yun pwedeng ibalik. Nabitawan ko yung balding hawak ko sa nerbiyos. Sabi pa ni Inang, kailangan kong ibigay ang kapalit sa kanila. At ang gusto nilang kapalit ay ang sanggol na nasa sinapupunan ni Christine. Kung hindi ko raw maibibigay yun, ay buhay ko mismo ang kukunin nila. Daig ko pa yung namatanda sa pagkatulala. Hindi ko namalayan na wala na sila sa harapan ko. Pero ang hinihingi nilang kapalit ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Nung mahimasmasan ako ay iniwan ko na yung iniigib ko at patakbo akong umuwi sa bahay ni Lolo. Sinabi ko kay Lolo ang tungkol sa dalawang matanda na tinatawag kong Inang at Itang dahil yun ang gusto nilang itawag ko sa kanila. Sinabi ko rin ang kapalit na hinihingi ng mga ito. Sabi ni Lolo, nalintikan na. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Isinama niya ako sa albularyong tagaroon lang din sa lugar namin. Sabi ng albularyo, ang dalawang matanda ay malinaw na nabibilang sa angkan ng mga engkanto. Sinamantala raw ng mga ito ang nakikita nilang kahinaan ko sa tuwing nagpupunta ako sa kakahuyan at naglalabas ng sama ng loob. Ginamit nila ito para magawa ang pakay nila na makakuha ng tao na dadalhin sa mundo nila. Isa sa paraan nila ang bagay na tinanggap ko mula sa kanila. Tinanong ni Lolo sa albularyo kung papano kung hindi ko maibigay ang hinihingi nilang kapalit. Huwag daw akong mag-alala, may paraan pa naman. Kailangan ko lang makipag-unahan sa mga ito paglabas ng sanggol. Dapat kong madala agad ang sanggol sa kanya o mapuntahan niya agad ito para malapatan niya ng proteksyon bago pa ito maagaw ng mga engkantong yon. Tapos gusto niya na isama ko rin si Celso sa kanya
para mabigyan din ng proteksyon. Dahil may third eye daw ito gaya ko. Nakikita rin ito ang mga engkanto, kaya posible na mabiktima rin ito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ni Christine ang tungkol doon. Nung sabihin ko kasi yon kay Christine, ay nagalit pa sa akin. Huwag ko raw silang isali ng baby niya sa mga kalokohan ko. Hindi raw siya naniniwala sa mga ganoon. Wala raw siyang pakialam sa mga engkantong yon. Sunod ko namang kinausap ay si Celso. Madali namang kausap ang bata. Palibhasa ay bata pa, kaya napasunod ko ito. Sinama ko siya sa albularyo para mabigyan din ng proteksyon. Pag-uwi namin ay napagalitan ako ng mama nila. Bakit ko raw kinakaray ang anak niya sa kung saan-saan? Wala raw itong sakit para dalhin ko sa albularyo. At kung meron man itong sakit, ay sa doktor niya dadalhin, hindi sa albularyo. Tinanggap ko na lang lahat ng talak ng biyanan kong hilaw. Basta ang importante ay nadala ko na si Celso sa albularyo at nabigyan na ito ng proteksyon. Kung kailan hating gabi, ay tsaka naman naglabor si Christine. Ginising niya ako. Nataranta ako. Hindi ko alam ang gagawin dahil nakita ko na sa bintana yung dalawang matanda. Tama yung albularyo. Makikipag-unahan ng mga ito sa akin sa sanggol. Panayang mura sa akin ni Christine dahil hindi pa ako kumikilos. Dalhin ko na raw siya sa ospital. Nagkataon na parehong wala pa yung dalawang biyanan ko. Nagseminar sila sa ibang bayan at nagsabi naman na baka doon na sila magpalipas ng gabi. Yung mga ate naman ni Christine ay parang walang pakialam. Yung isa inaantok na. Yung isa susunod na lang daw sa ospital. Tumawag ako ng tricycle. Tanging si Celso lang ang makakasama ko sa paghahatid kay Christine sa ospital. Habang palayo yung tricycle, ay nakita kong nakasunod pa rin yung dalawang matanda. Nakikita rin sila ni Celso. Tinanong niya ako, bakit daw parang galit sa amin yung matatanda? Sabi ko, wag na lang niyang intindihin at wag siyang maingay sa ate niya. Dahil baka matakot ito. Hindi ko alam kung paano ko kukontakin noon yung albularyo. Hindi ko naman pwedeng utusan si Celso. Madilim at nasa liblib ang bahay ng albularyo. Baka kung mapano pa ito, mas lalo akong malalagot. Si Lolo naman sa mga oras na yon ay alam kong wala sa bahay. Lumuwas siya ng Maynila dahil may namatay na kamag-anak namin. Hindi na nga lang ako sinama at mahal daw ang pamasahe. Sobrang alanganin ng sitwasyon ko, kaya hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Malayo pa yung ospital, kaya sabi ko sa driver ay dalhin na lang kami sa kilala kong hilot. Mas malapit yun. Nakakataranta na kasi yung pagsigaw ni Christine. Nung malaman niyang sa hilot ko siya dadalhin ay nagalit siya sa akin. Gusto raw niya sa ospital. Malayo pa nga. Alam niyo naman kapag nasa probinsya ay malayo talaga sa ospital. Kapag nasa bandang dulo ka. Isa lang pati yung ospital doon. Wala na rin siyang magawa dahil hindi na niya makaya yung sakit. Habang pinapaanak siya ng hilot, nagdadalawang isip ako kung susundin ko yung albularyo o babantayan ko na lang yung mag-ina. Hinabol ko yung papaalis na tricycle driver para ipasundo na lang sana yung albularyo. Pero nakaalis na ito at hindi na ako narinig. Naghanap ako ng ibang pwedeng makisuyuan. Pero dahil sa alanganing oras na ng gabi, kaya wala na akong makita. Dasal na lang ako ng dasal na sana ay maging maayos ang lahat. Nung makapanganak na si Christine, ay medyo nakahinga ako ng maluwag kahit nandun pa rin yung takot ko sa mga engkanto. Nahalata ng hilot yung pagiging balisa ko kahit sinabi na niyang ligtas na yung mag-ina. Napilitan akong sabihin sa kanya kung ano ang kinatatakutan ko. Nagulat ako dahil alam din pala yon ng hilot. Kinuha niya sa bisig ko yung sanggol at sabi niya siya na raw ang bahala.
pinasok niya yon sa silid at binalot sa telang pula. Tapos may inusal siya ng pabulong. At saka kinrusan ng bawat bahagi ng katawan ng bata. Hintayin na raw naming mag-umaga bago kami umuwi para masiguro ang kaligtasan namin pare-pareho. Meron siyang binanggit tungkol sa mga engkanto. Hindi ko na lang matandaan. Basta alam niyang delikado ito, kaya hindi niya kami pinalalabas ng bahay hanggat hindi sumisikat ang araw. Mabuti na lang pala at sa hilot ko dinala si Christine, dahil hindi lang siya natulungan na makapanganak, kundi natulungan pa kami sa pagprotekta sa sanggol. Pero nung makauwi na kami sa bahay, isang hindi magandang balita ang nakarating sa akin. Yung albularyo na tumulong sa akin at nagsabi ng tungkol sa engkanto ay natagpuan na lang daw na wala ng buhay sa tumba-tumba niya. Sabi nung anak, napakalakas nito at walang sakit, kaya ang hinala nila ay may kinalaman ang mga engkanto sa pagkamatay nito. Tulala raw kasi ito sa upuan nung matagpuan nila. Akala nga nila ay basta nakatulala lang, pero nung pulsuhan ay wala na nga itong buhay. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nung mga sandaling yon. Sinisisi ko ang sarili ko. Para bang kasalanan ko ang lahat kung hindi ako nakipag-usap sa mga engkanto sa kakahuyan na hindi ko naman akalaing engkanto, ay hindi sana mangyayari ito. Hindi malalagay sa alanganin ang baby ni Christine, si Celso, at lalo na yung albularyo na nawalan pa ng buhay. May isang bahagi rin ng isip ko na naghihinala. Papano kung hindi pala talaga ito patay? Papano kung isinama ng mag-asawang engkanto sa mundo nila? Mula noon, hindi na rin nagpakita sa akin yung dalawang matanda na yon. Tapos sina Christine at yung pamilya niya ay bumalik sa Maynila. Hindi na ako sumama. Mas pinili kong manatili sa probinsya. Hinding-hindi ko na ulit iiwan ang lolo ko para sa isang pamilya na wala naman akong halaga. Tinanggap ko na lang na ginamit lang talaga ako ni Christine para sa sarili niyang kapakanan. Tanging si Celso lang ang napamahal sa akin. Sa ngayon naman ay may sarili na rin akong pamilya na tunay na nagmamahal sa akin. Sa tuwing magkikita-kita kami ng mga kaibigan ko nung high school, hindi maaaring hindi namin mapapag-usapan ang nakakakilabot naming karanasan nung mga high school pa kami. Yun ay nung naglakas loob kaming magpunta sa isang probinsyang wala kaming kakilala maski isa. Ako po si Santi, laking Maynila. Palibasa ay wala na akong mga magulang at nakikitira lang sa tiyahin kong sobrang abala sa tindahan niya sa palengke. Kaya malayang malaya ako noon. Marami siyang anak, 8. Kaya hindi na ako masyadong iniintindi ng tita kung ano yung mga pinagkakaabalahan ko o kung saang lupalop man ako nagsusuot. Ang importante lang sa kanya ay alam niyang nasa poder niya ako at natutulungan niya ako sa pag-aaral. Ewan ko ba kung bakit nung mga panahon na yon ay mas pinili ko yung makibarkada kaysa mag-aral ng mabuti para masuklian ang mga paghihirap ng tita ko sa akin. Dahil nga sa pagiging pasaway kong yon, ay napunta ako sa isang sitwasyon na ayoko nang balikan kahit sa isip ko. Hindi lang talaga maiwasan na hindi mapagkwentuhan kapag nagkakaroon kami ng get together. Yung pagpunta sa probinsyang hindi pamilyar sa amin ay dahil lang sa pagkatalo sa isang pustahan. 11 kaming magbabarkada. Ngayon yung nag-iisang medyo matino sa amin sa school ay pinili ng teacher namin na lumaban sa chess sa ibang paaralan. Kami bilang mga kaibigan ay hinamon namin si Lester na kung mananalo siya ay mamamasyal kami sa malayong probinsya. Sagot namin lahat, wala siyang gagastusin. Wala siyang ibang gagawin kundi ang magpaalam o kaya ay tumakas sa mahigpit niyang airpot.
Pero kung matatalo naman siya, ay ililibre niya kaming lahat sa mamahaling restaurant. Ayaw niya man libre, kaya ginalingan ng mukong. Hindi namin akalain na magcha-champion pa siya. Ginawan niya ng paraan na makasama sa amin. Sinabi niya sa airpot niya na dahil nanalo siya, ay ilalaban siya ulit at sa probinsya naman daw gaganapin. Napaniwala naman niya yung tatay niya kasi nagkataon na nagka-problema ito sa maliit nilang negosyo. Kaya hindi na muna siya inintindi. Tuwang-tuwa kami nun kasi lahat kami ay unang beses pa lang na makakagala sa malayong lugar. Ako yung pasimuno. Ako rin ang pumili ng lugar na pupuntahan namin. Yung pinili ko ay nakita ko lang sa isang palabas. Kaso anim lang kaming nakasama kasi walang budget yung iba. Hindi kasi nila akalain na mananalo talaga si Lester, kaya hindi sila nakapaghanda. Ang paalam ko lang kay tita ay mamimiesta kami sa kaibigan ko sa probinsya. Pumayag naman agad. Hindi nga tinanong kung sinong kaibigan, saan o ilang araw kami ron. Pabor naman sa akin yun na wala nang tanong-tanong pa si tita. Ang importante ay nagpaalam ako sa kanya. Ako, si Lester, si Sean, Jay, Damian at Bartolome ang natuloy nun. Madaling araw kami umalis at lahat kami ay excited sa gagawin naming malayo ang gala. Sayang nga lang at wala kaming kasamang babae. Tatlo pa lang naman kasi ang may girlfriend sa amin noon, tapos puro pa hindi pinayagan. Sino nga ba naman ang magulang na papayag sa paglalakwatsa ng anak niya sa malayong lugar, lalo pa kung babae ang anak at mga lalaki ang kasama. Nagkita-kita kami doon na mismo sa terminal ng bus. Tagdadalawang bag yata kami. Daig pa namin yung mag-iistokwa. Commute lang kami dahil wala namang may sasakyan sa amin. Ang edad namin ay nasa 16, 17, 18. Ako yung 18. Napahinto kasi ako dati sa pag-aaral, kaya mas matanda ako sa kanila. Buti na lang at pinasakay kami ng driver ng bus. Kahit puro mga menor de edad at walang kasamang matanda, maliban sa akin na 18 na. Hindi ko na lang sasabihin kung saang probinsya kami nagpunta. Basta parting norte. Medyo may kalayuan talaga. Nakailang tulog na kami nun, pero hindi pa rin natatapos yung biyahe. Minsan nagkukwentuhan, tapos natatahimik. Pag nakaramdam ng gutom, kakainin yung baon naming chichirya hanggang sa maubos na at wala na kaming makain. Sa wakas ay nakarating kami sa terminal ng bus sa probinsyang yon. Nagsisigawan pa kami at nag-aapiran. Ang saya-saya namin. Palibhasa, puro kami dugong bulak-bulero. Ang una naming ginawa ay naghanap ng makakainan. Wala kaming makitang fast food, kaya sa karinderya ang bagsak namin. Walang halong biro. Napakasarap ng natikman naming ulam sa karinderyang yon. Hindi ko na matandaan kung anong luto. Parang minudo na walang kulay. Basta lahat kami ay nasarapan. Tinanong kami nung tindera kung saan daw ba kami galing at saan kami tutuloy. Sabi ko naghahanap pa kami ng pwede naming matuluyan doon kasi may project kaming kailangan gawin sa lugar na yon. May nakapagsabi kasi na magaganda ang tanawin doon. Siyempre alibay ko lang yon. Ngumiti yung tindera at sabi niya may alam daw siya na pwede naming upahan pansamantala. Kapatid niya yung may-ari. Tinanong ko siya kung magkano naman ang upa kasi konti lang ang pera namin. Huwag daw kaming mag-alala dahil kung ano ang kaya naming ibigay ay tsak na tatanggapin ng kapatid niya. Nasa dulong bahagi kasi yung paupahan na yon. Lumilipas ang buwan, kung minsan pa nga ay taon, na walang umuupa dahil nga malayo. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Kahit walang lumalabas sa bibig namin, ay alam kong pare-parehong pumapalakpak ang tenga namin dahil ang nasa isip namin ay naka-jackpot kami. Sabi ng tindera medyo malayo nga lang sa karinderya. Kailangan pang sumakay ng tricycle at masasamahan lang daw niya kami kapag natapos na yung oras niya sa pagtitinda. Mga kalahating oras pa. Dahil saglit lang naman ang kalahating oras, kaya hinintay na namin siya. Total naman ay paggabi na. Hindi na rin kami makakagala.
bukas na lang. Nung makapagsara na yung karinderya, yung tindera na sa tingin ko ay nasa 30 mahigit na ang edad, ay nagpaalam na sa may-ari. Tapos naglakad kami ng konti palayo sa karinderya para mag-abang daw ng tricycle. Habang naghihintay kami ng daraan na tricycle, ay nagpakilala sa amin yung tindera. Tawagin na lang daw namin siyang Ate Bebet. Tapos kami naman ang nagpakilala sa kanya isa-isa. Ang tagal pala dumaan ang tricycle. Bihira lang daw kasi talaga ang namamasada sa lugar na yon. Awa ng Diyos ay may huminto naman. Mukhang kilala rin niya yung driver ng tricycle. Tinawag niya itong Imo at sabi ay ihahatid kami sa paupahan. Sa likod ni Imo sumakay si Ate Bebet. Tapos kaming anim nagsiksikan sa loob ng tricycle. Meron ding sumabit at meron ding pumwesto sa likuran sa tabi ni Ate Bebet. Lubak-lubak yung daan. Kinutuban ako na mukhang hindi maganda ang lugar na mapupuntahan namin. Kasi sa daan pa lang na bad trip na ako. Naisip ko sana pala naghanap muna kami ng ibang matutuluyan sa medyo bungad para hindi ganoon na mahirap pala ang daan at mukhang masyadong liblib. Habang napapalayo kami ay pakunti ng pakunti ang nakikita kong kabahayan. Bumulong sa akin si Sean. Tanong niya, sigurado raw ba kami sa pupuntahan namin? Kasi parang natatakot na raw siya. Tinapik ko siya sa balikat. Relax lang ka ako siya. At kapag naman hindi namin nagustuhan yung bahay, eskapo na kami at maghahanap na lang ng iba. Gabi na kaya kailangan muna naming pagtiyagaan yung daratnan namin para lang meron kaming matutulugan. Napabuntong hininga na lang si Sean. Si Lester na nakikinig pala sa pagbubulungan namin ay napapailing na lang. Sana lang daw walang aswang sa pupuntahan namin. Napatawa na lang ako kasi hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Huwag na lang ka ako silang mag-alala. Sa wakas ay narating din namin ang sinasabing paupahan. Nasa dulo pala talaga. May katabi yung patay na ilog. Siguro napansin ni Ate Bebet na takot yung naging reaksyon namin nung mapatingin kami sa tuyot na ilog. Sabi niya huwag daw kaming mag-alala dahil walang engkanto roon. Aswang o ano pamang nilalang ng dilim na naiisip namin. Tapos sinabihan niya kami na sumunod sa kanya sa loob ng bahay. Meron pala siyang susi nun. Yung kapatid daw niya kasi na tinawag niyang Kuya Danny ay abala lagi sa pangingisda at doon daw ito nakatira sa bandang unahan. Dahil siya naman ang laging nakakasalamuha ng mga tao, kaya sa kanya na raw pinamamahala nito ang paghahanap ng uupa. Kaya meron din siyang susi. Pagpasok namin sa bahay ay sumalubong agad sa amin yung masangsang na amoy. Kaya napatakip talaga kami ng ilong. Natawa pa si Ate Bebet at sabi ay pasensya na raw kami. Wala raw kasing naglilinis doon. Nakaraang buwan pa raw yata nang huling may nabisita. Huwag daw kami mag-alala at lililisin niya bago siya umalis. May poso naman daw sa likod. Nung lumabas siya para mag-igib ng tubig sa poso, ay sinamahan siya nila Bartolome at Damian para tulungan. Kami namang mga naiwan ay nagkatanungan. Ibang klase kasi yung amoy. Parang hindi naman amoy ng bahay na napabayaan lang. Para bang may nabubulok na hindi namin mawari. Naglibot-libot kami sa loob ng bahay. May dalawang kwarto, maliit na kusina at isang banyo. Halatangang napabayaan na. Pero kung maaayos lang ang bahay ay sa tingin ko maganda yun. Tinupad naman ni Ate Bebet ang sinabi niya na bago umalis ay lilinisin yon. Tinulungan na namin siya para mapabilis. Ibibigay na sana namin yung bayad sa upa. Pero sabi niya bukas na lang daw. Ipapakilala niya raw kami sa kapatid niyang may-ari ng bahay. Magpahinga na lang daw muna kami dahil talagang mukha na kaming mga pagod. Dahil sa biyahe at naglinis pa kami ng bahay. Pag alis ni Ate Bebet, gusto ni Sean na umalis na rin kami agad kasi kinikilabutan daw siya sa bahay na yon.
iba yung pakiramdam niya at saka yung sangsang ng amoy. Hindi naman nawala kahit nalinis na yung bahay. Sabi ko naman palipasin na namin yung gabi. Hindi naman siguro magagalit si Ate Bebet kung hindi na namin itutuloy ang pag-upa. At least nalinis namin yung bahay kapalit ng pagtulog namin. Sina Bartolome at Damian, okay lang sa kanilang manatili doon. Sina Jay at Lester, parehong no comment. Bahala na raw kaming magdesisyon. Ako naman okay lang ako sa kagustuhan ni Sean na umalis. Basta bukas na lang ng umaga. Kasi nga mas nakakatakot pang lumabas nung gabing yun kaysa matulog sa paupahan. Pare-pareho naman kaming hindi pa dinalaw ng antok. Kahit mga pagod. Maliban kay Jay na antukin. Nakatulog agad nang madikit ang likod sa kama. Oo, kama yung nasa loob ng kwarto at hindi papag. Yung sa kabilang kwarto ganoon din. Kagaya nga ng sabi ko, maganda yung bahay. Maliban na lang dun sa masangsang na amoy. Sina Bartolome, Damian at Jay ang magkakasama sa isang silid. Kami namang tatlo ni na Lester at Sean doon sa kabila. Dahil hindi pa nga kami inaantok kaya tumambay muna kami sa bintana. Malaking bintana yun na pwede kang umupo. Nagsindi ako ng yosi habang patingin-tingin sa madilim na paligid. Ano pa bang magiging topic namin kundi mga babae? Maya-maya ay napahinto kami sa pagkukwentuhan at pagtatawanan nung bigla kaming may marinig na parang aso na umuungol. Yung ungol na galit. Natakot ako kaya sabi ko isara na namin yung bintana. Ito namang mga barkada ko, pinagtawanan pa ako. Maliban kay Sean na sumang-ayon sa aking isara ang bintana. Sabi ni Bartolome, kung natatakot daw kami sa narinig namin, ay matulog na raw kami at susunod na lang sila maya-maya kapag inantok na sila. Siyempre ayoko namang masabihan na duwag, kaya hindi ko sila sinunod. Hindi rin ako umalis sa bintana. Si Sean lang ang pumasok sa kwarto. Siya talaga yung pinakaduwag sa aming magbabarkada. Tinuloy namin yung pagkukwentuhan sa bintana. Pero yung ungol ng aso, palakas ng palakas sa pandinig ko. Sa isip ko, kanino kayang aso yun? Eh ang layo naman ng bahay na yon sa mga kapitbahay. Ilang saglit pa at biglang may dumamba sa amin sa bintana mula sa labas. Nasa sobrang pagkabigla namin ay hindi namin masiguro kung ano. Sa tingin ko nga ay malaking aso. Nahagip pa ng mata ko yung parang pangil. Pero sabi naman ni Damian ay hindi raw aso kasi masyadong malaki. Napaatras talaga kami. Tapos nagmamadali naming sinara yung bintana at nagtanungan kami kung ano ba talaga yun. Nanginginig ako sa takot. Hindi ko na maitago sa kanila yung sobrang nervyos ko. Si Lester natatarantang chinek kung may bukas bang ibang bintana. Mabuti na lang at isa lang pala ang bintana at isa lang din ang pinto. Binuhat namin yung mahabang upuan sa kusina para iharang sa pinto. Plastic na upuan lang kasi yung nasa sala. Nakiramdam kami. Sinenyasan ko sila na walang magsasalita. Narinig na naman namin yung nakakatakot na ungol na yon. Kaya nanlalaki yung mga mata at ulo namin pare-pareho. Lumabas ng silid si Sean at tinanong kung anong nangyayari. Sinenyasan ko rin siya na manahimik muna. Lalo pa kaming natakot nung biglang may kumalampag ng pinto na parang may gustong pumasok. Naghagilap kaming lahat ng pamalo o kahit anong pwede naming ipanlaban sa kung sino man ang nasa labas ng pintuan na nagtatangkang pasukin kami. Tinungo ko yung kusina. Swerte at may patalim doon. Dalawa nga lang. Binigay ko kay Bartolome yung isa dahil siya yung pinakamalaki sa amin at ako naman yung humawak nung isa pa. Ginising ni Lester si Jay. Nagplano kami na kung sakaling biglang bumukas yung pinto ay sabay-sabay naming aatakihin ang bubungad doon.
Tapos sabay-sabay din kaming lalabas at tatakbo. Wala dapat maiiwan. Kahit anong mangyari, dapat ay sama-sama kami. Kita ko yung pangangatog ni Sean sa takot. May hika pa naman siya, kaya nilapitan ko at pinakalma. Maya-maya ay ayan na naman. May kumakalampag na naman sa pinto. Abot-abot yung dasal ko habang mahigpit ang hawak sa patalim. Ilang sandali pa at nawala ulit yung pagkalampag. Sabi ni Damian, pumasok na kami sa loob ng silid. Magsama-sama na lang kami doon para masiguro naming ligtas ang bawat isa. Yun nga ang ginawa namin, pero hindi pa rin kami natulog. Natatakot kami na baka habang natutulog kami ay bigla na lang makapasok yung nagtatangka sa labas at bigla na lang kaming atakihin. Tanong ni Jay, posible raw kayang aswang yun? Kasi meron daw aswang na may kakayahang magpalit ng anyo at gayahin ng tulad ng sa isang aso. Ayoko sanang isipin na tama siya, pero parang ganoon na nga rin ang naiisip ko kahit hindi ako naniniwala sa mga aswang. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na alam kung aswang nga ba yun o ano. Basta ang nasisiguro ko ay hindi tao ang dumamba sa amin sa bintana. Kung anong uri ng nilalang yon ay hindi ko talaga masabi sa mga oras na yon. Nakaisip ng paraan si Lester. I-check daw namin kung may asin at bawang sa kusina. Kung meron, lagyan daw namin yung pintuan at bintana para kung sakaling aswang nga ang nagtatangka sa amin ay hindi kami mapasok. Silang dalawa ni Jay ang nagpunta sa kusina. Kaso wala naman silang nakuha. Ilang pirasong pinggan at baso lang ang nandoon. Maswerte pa kami at nakakuha ako ng patalim doon. Nagawan pa rin ang paraan nila Lester at Jay. Binasag nila yung mga baso at yung mga basag na piraso ay pinamahagi sa amin para kahit papano ay may panlaban kami. Pwede raw namin yung itarak sa mata ng sino mang aatake sa amin. Nasugatan pa nga yung kamay ni Lester, pero hindi naman niya ininda. Nagpasya kaming manatili na lang sa loob ng kwarto. Nananalangin na sana ay marinig na namin ang tilaok ng manok. Sa nangyari ay may dahilan na talaga kami para hindi ituloy ang pag-upa roon. Kahit wala pa si Ate Bebet ay aalis na agad kami sa oras na lumiwanag ang paligid. Ang nakaidlip lang sa amin ay sila Bartolome, Damian at Jay. Pero ako at si Lester ay nanatiling mulat at nakikiramdam, habang si Sean ay nangangatog pa rin sa nerbiyos. Panayang tapik ko sa balikat niya at sabi ko huwag na siyang matakot at hindi naman namin siya pababayaan. Nasundan pa yung pagkalampag sa pinto na narinig namin habang nasa loob kami ng silid. Sa tuwing maririnig namin yon ay ginigising namin sila para maging alerto kaming lahat kung sakaling mapasok kami. Kaya wala talaga sa aming nakatulog ng maayos. Sa wakas ay nasilip ko na rin ang medyo nagliliwanag ng paligid mula sa maliit na butas ng bubong. Kahit papano ay nawala na yung takot ko. Ginising na ulit namin yung mga nakatulog at sabi ko ay kailangan na naming umalis. Medyo maliwanag na. Siguro naman ay wala na yung aswang, kung aswang man yun. Sinenyasan ako ni Lester na tumahimik muna dahil may naririnig siyang nag-uusap sa labas. Dinikit namin yung tenga namin sa dingding ng silid. Dinig na dinig nga namin yung usapan kahit halatang hinihinaan lang nila yung pag-uusap. Mukhang boses yon ni Ate Bebet. Pinagagalitan yung kausap niya. Hindi raw ba't sinabi na niyang huwag munang gagalawin ang mga bisita nang walang pahintulot ng Kuya Danny niya? Sagot naman ng kausap niya ay pasensya na raw at hindi na makatiis yung mga bata. Kailangan na nila ng pagkain. Napalunok at napakunot noo kaming lahat
dahil sa narinig namin. Sabi ni Lester, huwag muna kaming magpapahalata sa nangyari kagabi. Baka raw kasi bigla na lang kaming sakmalin. Umakto kaming okay lang ang lahat sa harap ni Ate Bebet, tapos magpaalam kami na mamamasyal lang sa paligid. Yun ang kukunin naming pagkakataon para makaalis doon. Tinanong ko kung papano yung mga bag namin. Baka mahalatang aalis na kami kapag dala namin lahat ng bag. Madali lang daw yun. Tatlo lang sa amin ang magdadala ng bag. Isingit na lang namin yung mga gamit namin doon sa may dala. Mas mahalaga raw ang buhay namin. Wala namang kumontra sa sinabi ni Lester. Maya-maya lang ay kinatok na kami ni Ate Bebet at kinamusta. Sabi namin okay lang. Natakot lang kami kagabi dahil sa ingay na naririnig namin sa labas. Pero tingin ka ako namin ay may naligaw lang na hayop. Marami raw talagang ligaw na hayop doon, lalo na sa gabi. Nakalimutan daw niyang sabihin sa amin, huwag na lang daw kaming lalabas sa gabi. Pinilit naming umakto na normal sa harap niya. Sabi pa niya, mamayang gabi ay darating na ang kuya niya para kilalanin kami. Buti na lang at umalis din agad si Ate Bebet. Kailangan daw niyang magbantay ulit sa karinderya. Sinamantala namin ang pagkakataon. Dinala namin lahat ng bag namin. Pero naghanap kami ng ibang daan, yung hindi madadaanan ang karinderya. Nagkandaligaw-ligaw pa kami sa daan. May nadaanan kaming isang lalaki na parang nagulat nung makita kaming paalis. Binilisan na lang namin ang lakad. May nadaanan din kaming bukid. Ayaw naming magtanong kasi baka aswang din ang mapagtanungan namin. Maliban nung nakakita na kami ng magkakalapit na bahay, doon na lumakas ang loob namin at nasabi kong ligtas na kami. Nakauwi naman kami ng maayos, pero matapos ang pangyayaring yon ay hindi na kami nagplanong mag out of town, lalo na sa malalayong lugar. Ako po si Richie. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang ikwento sa inyo ang nangyari sa amin nung araw. May kinalaman po sa aswang. 14 pa lang ako noon sa pagkakatanda ko. Yung akala ko ay okay lang ang lahat sa pamilya namin. Tapos isang araw, bigla na lang ako nagulat kasi pinapalayas na kami ng may-ari ng bahay. Akala ko talaga bahay namin yung tinitirhan namin noon. Nangungupahan lang pala kami. Nakikita ko naman kasi na tuloy lang sa pagtatrabaho sina mama at papa. Tatlo lang kaming magkakapatid. Ako ang pangalawa. May kuya ako at babae naman ang bunso namin na mas bata lang sa akin ng 2 taon. Narinig kong pinag-uusapan nila mama at papa yung paglipat namin sa probinsya. Kailangan din naming mag-transfer sa school. Nalungkot ako kasi ayokong lumipat sa probinsya. Sabi ni kuya malungkot daw doon. Si kuya pa lang ang anak nila mama nung huling uwi nila sa probinsya. Pero wala naman kaming magawa dahil lubog na pala sa utang ang mga magulang namin. Wala pang isang buwan ang nakalipas ay nasa probinsya na nga kami, sa bahay ng lola ko na nanay ni Papa. Kasama namin doon yung kapatid ni Papa na matandang dalaga. Masungit yun at hindi sila magkasundo ni Papa. Kaya napilitan kaming maghanap ng mauupahan din, malayo sa bahay ni Lola. Nakakita naman agad si Mama. Medyo tago nga lang. Pero okay lang daw sabi nila. Kasi mababa naman yung upa. Makakabuti raw yon sa amin habang naghahanap ng panibagong trabaho si Papa. Hindi naman nagtagal at nakakita rin agad ng trabaho si Papa. Sa isang kakabukas lang na pabrika na medyo malayo nga lang sa inuupahan naming bahay. Kahit medyo liblib na yung lugar namin ay meron naman kaming kapitbahay na mangilan-ngilan. Ang pinaka malapit sa bahay namin ay yung bahay ni Aling Luz Biminda o Aling Luz. Mas matanda ito kina Mama. Siya lang ang tanging kapitbahay na tumutulong sa amin nung naglilipat kami. At narinig kong sinabi niya kay Mama
na dapat daw ay maaga kaming magsasara ng pinto at bintana. Kasi raw, hindi lang mga tao ang naninirahan sa lugar na yon, kundi maging ang mga aswang. Natakot ako sa sinabi nito, kaya nung makaalis na ay tinanong ko agad si Mama kung totoo bang may mga aswang sa lugar na yon. Natawa lang si Mama at sabi lahat naman daw ng lugar ay sinasabing may aswang, pero wala naman daw siyang nabalitaan na totoong nilapa ng aswang. Lalaki raw ako, kaya wag daw akong duduwag-duwag. Dapat daw akong tumulad sa kuya ko na matapang, parang si Papa rin. Nung mga unang gabi namin ay hindi ako naging komportable, kasi naiisip ko yung sinabi ni Aling Luz na may naninirahan din doon na mga aswang. Pero lumipas ang mga araw na wala namang aswang na nagpakita o nagparamdam man lang sa amin, kaya nakampante na rin ako. Unti-unti ay nasasanay na ako sa buhay probinsya. Parang nagugustuhan ko na nga. Tapos si Mama, madalas kong makita na kausap ni Aling Luz. Hindi ko alam kung anong pinagkukwentuhan nila. Minsan nakatawa sila, minsan naman seryoso ang muka. Hanggang isang araw, bigla na lang nabulabog ang lugar na yon sa balitang may inaswang daw na babaeng buntis. Ilang bahay lang ang pagitan sa amin. Dahil sa balitang yon ay nakaramdam na naman ako ng takot. Kung ganun, totoo pala na may aswang sa lugar na yon. Isang araw, nagpasama sa akin si Mama sa talipapa na nakakangawit pa rin sa paa na lakarin. May mga tricycle naman pero madalang, at sabi ni Mama kailangan naming magtipid. Nakasalubong namin yung dalawang ali na nag-uusap. Sabi nung isa, nagsimula na naman daw umatake yung mga aswang. Talagang kada taon ay hindi maaaring wala silang bibiktimahin. Sagot naman ng kausap niya, alay kasi nila yon, kaya tayo na lang ang mag-ingat. Hindi ko na narinig yung iba pang sinabi kasi dire-diretso lang kami ni Mama sa paglalakad. Siguro napansin ni Mama na natakot na naman ako, kaya ang sabi niya sa akin, huwag ko na lang daw pansinin. Ganun daw talaga sa probinsya, mapaniwalain sa mga aswang at iba pang nilalang gaya ng mga kapre at tikbalang. Isang gabi habang nasa bintana ako at naghihintay sa pagdating ni Papa, ay nakita ko na lumabas ng bahay nila si Aling Luz. Napatingin ito sa akin at sabi ay isara ko na raw yung bintana dahil gabi na. Sinara ko saglit, pero maya-maya lang ay binuksan ko uli. Wala pa naman sigurong aswang dahil hindi pa naman masyadong gabi. Gusto ko lang talagang mamintana nung mga oras na yon. Ilang saglit pa ay nakita ko na naman si Aling Luz. Dumaan ulit ito sa bahay namin, kaya sinara ko ulit ng konti yung pintana dahil baka sitahin na naman niya ako. Nakita kong lumilinga-linga siya, tapos pabulong-bulong siya nang wala namang kinakausap. Kahina-hinala yung mga kilos niya, kaya napaisip ako kung anong klase kaya si Aling Luz. Baka mamaya ay ito pala ang aswang. Ginulat ako ng kuya ko, tapos tinanong kung ano bang sinisilip ko ron. Sabi ko, si Aling Luz. Nakita ko kasi na nagsasalita ito mag-isa. Sumilip din si kuya, kaso pagsilip niya ay hindi na niya ito nakita. Baka nakapasok na ng bahay. Pinaalis na ako ni kuya sa bintana. Matulog na raw ako at siya na ang maghihintay kay Papa. Kinabukasan pagkagising ko ay nakita kong nakikipagkwentuhan ulit si Mama kay Aling Luz habang nagwawalis siya ng mga tuyong dahon sa harap ng bahay namin. Narinig kong inaaya ni Aling Luz si Mama na sumama sa kanyang manguha ng mga kakaibang halaman sa bundok. Tapos sabi ni Mama, magpapaalam muna raw siya kay Papa kung papayagan siya. Pinayagan naman ni Papa si Mama, pero kailangan daw na samahan ko o ni Kuya. Pakiramdam ko hindi rin masyadong tiwala si Papa kay Aling Luz.
Ako na lang ang sinama ni Mama kasi may ginagawa si Kuya nun. Nung nasa bundok na kami ay mukhang okay lang naman ang lahat. Masaya silang namimitas ng mga halaman sa kung saan saan doon. Mainam daw na herbal ang mga kinukuha nila. Narinig ko pang sabi ni Aling Luz. Padilim na kaya inaya ko na si Mama na umuwi na kami. Sabi naman ni Aling Luz, sandali na lang daw. Biglang may babaeng sumulpot doon. Mukhang mas bata kaysa kina Mama. Agad namang sumama ang mukha ni Aling Luz. Pinaaalis niya yung babae. Pinalayo sa amin. Narinig ko pang sinabi niya rito na kaibigan niya kami. Pero pabulong lang yon. Mukhang hindi narinig ni Mama dahil tuloy lang ito sa ginagawang pamimitas ng mga halaman. Hindi pansin yung babaeng lumapit. Ako yung nagtanong kung sino yon. Sabi ni Aling Luz, huwag kong pansinin. Isang makulit na kamag-anak lang na laging nakikialam sa kanya. Hindi na ako kumibo, pero hindi talaga maalis-alis ang duda ko sa kanya. Gabi yun. Hindi ko na matandaan kung anong oras. Napabalikwas ako ng bangon dahil narinig kong may nagkakagulo sa labas. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Aling Luz na sugatan. Nakaupo sa mahabang upuan namin sa kusina. Ginagamot ni Mama yung sugat niya. Tinanong ko si Kuya kung anong nangyayari. Sabi niya, may hinahabol daw na aswang yung mga nagroronda. Eh ano naman kakong nangyari kay Aling Luz? Bakit siya sugatan? Sumama raw kasi ito sa mga nagroronda. Sabi isa siya sa mga humabol sa aswang. Tapos napatid daw sa malaking bato at nasugatan. Tapos ayun nga, kumatok sa amin. Huwag na lang daw namin ipaalam kahit kanino na sa amin siya nagpunta. Napaisip ako kung bakit ayaw ipaalam ni Aling Luz sa mga kasamahan niyang nagroronda na nasugatan siya. Tapos sabi pa ni Kuya, nadaplisan daw ng isa sa mga nagroronda ang aswang. Kaya malaki ang tiwala nilang mahahanap nila ito. Dahil tsak, manghihina ito. Dahil nga sa tinamong sugat. Lalong lumakas ang hinala ko na baka nga si Aling Luz ang aswang na tinutugis nila. Baka sumama lang ito sa ronda para hindi siya mapaghinalaan. Hindi ko na lang sinabi kay Kuya ang hinala ko. Sinarili ko na lang. Nung papasok na ako sa school, nagulat ako nung hawakan ng isang kapitbahay namin ang braso ko. Hinila ako sa isang tabi at sabi ay mag-ingat daw kami kay Aling Luz. Hindi raw kami dapat nakikipagkaibigan dito dahil ang angkan nito na nasa bundok na ninirahan ay angkan ng mga aswang. Wala akong masabi dahil yun din mismo ang hinala ko. Pero paano ko naman mapapaniwala si na Mama kung wala naman akong ebidensya? At isa pa ang bait-bait sa amin ni Aling Luz, lalo na kay Mama. Siguradong pagagalitan lang ako nito kapag sinabi ko ang hinala ko at ng isa pa naming kapitbahay. Hinabol ko ito nung patalikod na. Tinanong ko kung anong pruweba niya. Sabi niya sa akin, marami na ang nakakaalam nun. Takot lang sila na pakialaman si Aling Luz dahil ayaw nilang mabalikan ito. Basta sabihin ko raw kay Mama na mag-ingat at layuan ito hanggat may pagkakataon pa. Hindi na ako nakatiis. Pinaalam ko talaga kay Mama. Isa lang ang sinabi sa akin ni Mama. Huwag daw akong maniniwala sa chismis. Napailing na lang ako. Isang gabi naman ay naabutan ko ang pag-uwi ni Papa. Sinara na agad niya yung pinto at bintana. Tapos pinaalala niya kay Mama na bukas ay Biyernes 13. Kalakasan daw ng mga nilalang ng dilim ang araw na yon. Kaya manatili lang daw kami sa loob ng bahay. Tinanong ko si Papa kung naniniwala rin ba siya sa mga aswang. Tumango siya at sabi sa akin, wala namang masamang maniwala
lalo pa at marami nang nakaranas na makaengkwentro ng aswang sa mga liblib na lugar gaya ng probinsyang yon. Si Mama naman pangiting-ngiti lang, parang hindi talaga siya naniniwala sa mga ganun. Sabi ko kay Papa, maglagay kami ng mga asin at bawang sa pintuan at bintana. Hindi pa nakakasagot si Papa ay kumontra na agad si Mama. Sasayangin lang daw namin. Ang mahal-mahal pa naman ng mga bilihin. Mag-aaksaya pa kami. Hindi na kumibo si Papa. Pero nung makalingat si Mama, ay sinabi niya sa aking pasikreto na lang akong maglagay ng mga asin sa sulok. Ganoon nga ang ginawa ko kinabukasan. Hindi ko sinabi maski sa mga kapatid ko. Ang lihim kong paglalagay ng asin sa pintuan, bintana at mga sulok-sulok ng bahay namin. Sa isip-isip ko, tsak na magdadalawang isip ng pumasok sa loob ng bahay namin si Aling Luz kapag naamoy niya yung asin at bawang sa loob. Sabi nila matalas daw ang pang-amoy ng mga aswang. Alam ng mga ito kung nasa panganib sila. Natuwa akong isipin na posibleng mahulog sa patibong ko si Aling Luz. Naisip ko pa kung ano kaya ang magiging itsura niya kung may matapakan siyang asin o bawang sa sahig namin. Ganoon ako mag-isip nun. Nung maghapong yon ay saktong wala kaming pasok. Nakalimutan ko kung anong meron sa school nun, ba't wala kaming pasok. Kaya yung buong maghapon na yon ay nakatuon talaga ang atensyon ko sa pag-aabang sa pagpunta ni Aling Luz sa amin. Nakita ko siyang kausap ni Mama sa harap ng bahay. Nakaisip ako ng paraan kung papano ko siya mapapapasok sa loob. Nilaga ko yung saging na nasa mesa namin. Tapos nung naluto na, ay inaya ko sila ni Mama na pumasok sa bahay para makapagmeryenda. Sabi ni Mama, ilabas ko na lang daw yung saging at mas masarap daw magmeryenda sa labas dahil masarap ang hangin. Tamang-tama sa mainit na nilagang saging. Palpak ang plano ko na mapapasok sa loob ng bahay namin si Aling Luz. Nag-isip ulit ako ng iba pang paraan. Umarte ako na sumasakit ang tiyan ko. Kaya pinatawag ko si Mama sa kapatid kong bunso. Pumasok naman si Mama at tinignan ako. Hinihintay kong sumunod sa kanya si Aling Luz. Sabi ko pa, baka nabalis ako nito. Pero nasa bungad lang ng pintuan si Aling Luz. Hindi ito pumapasok sa loob. Nagpaalam lang ito kay Mama na uuwi na muna. Bigo talaga akong mapatunayan ang pagiging aswang nito. Naisip ko nga papano kaya kung sabuyan ko na lang bigla ng asin? Pero papano naman kung mali ako? Tsak na ibibitin ako ni Mama ng patiwarik sa puno na puno ng mga hantik. Pero nagulat ako nang bumalik si Aling Luz at diretsyong pumasok sa bahay. May hiniram kasi siyang gamit kay Mama. Pagpasok niya sa loob, nakita ko na parang natigilan siya. Tapos nagpalinga-linga. Kinamot niya yung balat niya na parabang biglang nairita at saka nagmamadaling nagpaalam na ulit kay Mama pagkaabot sa kanya ng hinihiram niya. Lihim akong napangiti. Siguradong nalaman na nito na may pangontra sa kanya sa paligid kaya ganoon na parang hindi siya naging komportable. Kaya lang hindi pa rin ganoon katibay ang pruweba ko para igiit kay Mama na totoong ang aswang si Aling Luz. Lumatag na nga yung dilim nung araw na yon ng Biyernes 13. Sabi ni Mama, siguradong magiging mahigpit ang pagroronda sa gabing yon dahil sa paniniwala ng mga ito na tulad ng paniniwala ni Papa sa mga aswang. Nag-alala ako kasi si Kuya at Papa pareho pang nasa labas. Lumalalim na ang gabi. Si Papa ay nasa trabaho pa, habang si Kuya ay may kinuha sa bahay nila Lola na kailangan niya. Sabi ni Mama matulog na raw ako, pero ayoko pa, hindi pa ako inaantok. Ilang oras ang lumipas, nakita ko sa mukha ni Mama na
nag-aalala na rin siya kasi wala pa si kuya. Nauna pang dumating si Papa. Sabi ni Papa kapag lumipas ang kalahating oras at wala pa rin si kuya, ay susundan na niya ito kila Lola. Mga 15 minuto pa lang ang nakakaraan nang makita ko na si kuya na humahangos na padating. Sinalubong agad siya nila Mama at Papa. Hawak ni kuya yung balikat niya. May sugat. Nakita ko pang may tumutulong dugo. Hinihingal si kuya habang pautal-utal na sinasabi kina Mama ang nangyari. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan ni Aling Luz. Puro ganun muna ang narinig ko sa kanya. Nagulat ako sa sunod niyang sinabi. May umatake raw sa kanya mula sa dilim. Hindi niya masiguro kung babae o lalaki. Basta ang nasiguro lang daw niya ay isa itong aswang. Kinagat daw siya sa balikat. Mabuti na lang daw at nakita siya ni Aling Luz. Hinataw daw nito ng buntot pahagi ang kumagat sa kanya. Sayang nga lang at nakatakas ito. Nagkatinginan sina Mama at Papa. Pati ako hindi makapaniwala. Kung tinulungan ni Aling Luz si kuya laban sa aswang na umatake, ibig sabihin ay mali pala ang hinala ko rito na isa itong aswang. At mali rin ang sinabi ng isa pa naming kapitbahay tungkol sa kanya. Habang ginagamot ni Papa ang sugat ni Kuya, ay pinagsasabihan ito na huwag nang magpapagabi sa daan. Tapos sinasabihan din ako ni Mama na tigilan ko na ang panghuhusga kay Aling Luz dahil wala naman daw itong ginagawang masama sa amin. Nagtaka lang ako nung mga sumunod na araw. Hindi ko na nakikita si Aling Luz. Alam kong nag-aalala na rin si Mama para sa kanya. Solo na lang kasing namumuhay si Aling Luz. Hindi ko alam kung ano ang kwento ng pamilya niya. Basta sabi lang ni Mama, hindi naman ito nagkapamilya. Matandang dalaga rin tulad ng kapatid ni Papa. Nakita ko na ilang beses nagpabalik-balik at kumatok si Mama sa bahay ni Aling Luz. Pero bigo siyang makita ito. Hindi naman nagtagal at nakarating sa amin ang balitang natagpuang walang buhay si Aling Luz sa bundok. May mga latay daw na nakita sa katawan niya. Para bang nilatigo. Hindi maitago ni Mama yung lungkot. Napaiyak talaga siya. Noon pinagtapat sa amin ni Mama na alam niya ang sikreto ni Aling Luz. Totoo raw na meron itong lahing aswang. Ipinagtapat daw nito sa kanya. Ang angkan daw ni Aling Luz ay nasa bundok. Meron ding nasa bayan. Sabi raw ni Aling Luz, hindi namin siya dapat katakutan. Kung ano ang kinakain ng pangkaraniwang tao, ay ganoon din daw ang kinakain niya. May pagkakataon lang talaga na kumakain siya ng mga hilaw na karne. Yung babaeng lumapit sa amin sa bundok ay pinsan daw niya at binalaan niya ito na huwag kaming gagalawin. Yung umatake kay kuya ay kamag-anak din niya. May hinala si Mama na ang pumatay kay Aling Luz sa bundok ay mga kamag-anak din niyang aswang. Nagalit siguro sa pagtatanggol na ginawa niya sa amin at lalo na kay kuya na nilatigo pa niya ng buntot pagi. Dagdag pa ni Mama, kaya hindi niya sinasabi sa amin ang mga pinagtapat sa kanya ni Aling Luz ay para hindi kami matakot at para maprotektahan din ang pagkatao nito. Si Mama lang daw kasi ang tumanggap sa alok nitong pakikipagkaibigan. At ang mga kapitbahay, wala pa man siyang inaamin ay nilalayuan na siya dahil sa hinalang aswang nga siya. Samantalang si Mama raw, kahit na lamang aswang siya, ay tinanggap pa rin siya nito. Lahat kami nila Papa, hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Mama. Kaya pala kampanting-kampante lang siya. Pero mula nga nang mawala si Aling Luz, ay alam ni Mama na wala nang magtatanggol sa amin laban sa mga aswang. Nagsimula na rin siyang matakot dahil alam niyang totoo ang mga ito at hindi gawa-gawa lang. Ang ginawa ni Papa
ay naghanap siya ng malilipatan namin sa mas malapit sa pabrikang pinapasukan niya. Nang sa gayon daw ay makaalis na kami sa lugar na yon na meron pala talagang mga aswang para hindi na raw kami laging nangangamba at maiwasan na rin ang tulad sa nangyari kay Kuya. Hindi naman nagtagal at nakahanap din si Papa ng bago naming malilipatan. Mas mahal nga lang kesa sa inalisan namin. Pero mas panatag naman kami dahil sa lugar na ito ay wala kaming nabalitaan na may umatakeng aswang o may naninirahang aswang.